Hi, minasan! Kumbawa! Mayong gabi eh, kung sa Bisaya. Well, magandang gabi po sa inyong lahat yan, minasan. Minasan, yung video po ito, ng video po na ito ay para po to sa mga nagbabalak po pumunta dito sa Japan. Yung mga trainee, student visa, yung mga nagpaplanong na magtatrabaho, may plano na magtatrabaho dito sa Japan. So, minasan kasi po, yung pag-uusapan po natin ngayon is about kailangan po ba talaga nating magbayad ng tax dito sa Japan? And kailangan po ba talaga nating pumasok sa or magbayad ng insurance? Yung tinatawag po sa Japanese na hoken. Well, minsan meron po kasi nagtanong sa akin, minasang, hindi ko alam ha kung trainee siya, one-year visa siya, student visa siya. lumapit po siya sa akin, minasang, sabi niya, Kuya Kevin, kailangan po ba talagang magbayad ng tax, buwis? And kailangan ko po talaga bang magpapasok sa mga ganyang klaseng insurance? Well, minasang, lahat po ng mga nagtatrabaho dito sa Japan, minasang, nagbabayad po kami ng buwis. And kailangan pong magbayad talaga ng buwis. Dahil minasang, based in my experience, minasang. And year 2002, dumating ako dito sa Japan. So, next year, mag-18 years na ako in May. So, nung nag-start po ako, 16 years old, minasang, nag-start po ako ng mag-work. And hindi po ako nagbayad ng buwis. So, binabaliwal ako po yun, minasang. And meron pong dumadating, pero binabaliwala ako po yun, sorry. Then, ang nangyari, minasang, mga ilang taong nakalipas, minasang, is sinisingil po ako. Well, hindi ko lang sabihin sa inyo yung presyo, minasang. Kasalanan ko po yun. Pagkakamali ko po yun, minasang. And pinagsisihan ko na yun, minasang. Kasi hindi nga ako nagbayad ng buwis. Well, and then bayad na rin yun 2 years before. And at that time, minasang, sa sobrang laki ng tax na kailangan kong bayaran, minasang, pumunta po ako sa City Hall. Nakiusap po ako dun. Na kung pwede, i-loan. Pwede ba i-loan, unti-unti kong babayaran monthly. And then ganun nga rin po nang nangyari. So nagbabayad po ako ng 200 at kalahati every month sa loob ng 3 taon. So kung i-total mo yung price na yun, minasang, then i-convert natin sa peso, malaking pera na rin yun, sayang. So, kung umpisa pa lang nagbayad ako ng tax, hindi sana ako aabot ng ganun. Kasi, tax na nga, lalagyan pa ng tax. So, importante sa atin yun, minasang, na magbayad talaga ng tax. Well, hindi to parinig sa mga kapwa ko na nandito sa Japan, ha. Baka pag narinig nyo to, sabihin ko nga, magbayad nga kayo. Hindi, minasang, ano, para po to sa mga nagbabalak pupunta dito sa Japan. Para po kayo magkaroon ng, magkaroon kayo ng preparation na yung inaakala nyong matatanggap nyo, hindi nyo, bakit may mga bawas. Well, natural lang po na magbayad ng tax dito, minasang. So, for me, as a truck driver, minasang, nakikita ko po yung tax na binabayad ko sa daan. Yung bagong daan, bagong tunnel, bagong tulay, ginagamit po kasi nila sa ganung paraan. Hindi, isa po yan sa mga, yung inaanuhan nila ng mga perang yun. So, kailangan natin yun, minasang. So, abot naman sa insurance, minasang. Yan po yung... And, siya kayo, kausap ko po yung boss ko kanina, minasang. Tumawag po ako. Ako po mismo tumawag kasi. Kausap ko yung boss ko kanina. And then, tinatanong ko yung about dito, minasang. Kasi hindi ko makakabisa. Sorry, minasang, kung hindi ko ma-explain sa inyo to sa English, minasang. Kasi hindi ko alam eh. Pero, minasang, kung ikaw ay pupunta dito sa Japan, yung Japanese version yung tandaan mo, minasang. Ako rin tatandaan ko to kasi nakakalimutan ko kasi akala ko hindi importante para sa akin. And pero siguro this time kailangan kong i-memorize na to. So ano nga ba yung gusto kong sabihin kasi, minasang, yung nakausap ko yung boss ko kanina umaga, na-stress siya sa mga meron kaming mga kasamahang trainee dito. Dito sa trabaho ko. Ako lang mag-isang Pilipino dito. Dalawa lang kami Pilipino dito noon, yung kuya ko at ngayon. 12 years na ako sa trabaho ko ngayon. And meron akong mga kasamahan ngayon, Vietnamese naman sila, trainee sila, 3 years lang yung visa nila.
Pero mabubuting tao and ka-close ko. So walang hindi porket Filipino or Vietnam na love ko. Lalo ang mga sila nakakabata sa akin. So parang yung trato ko sila parang mga kapatid. Yun nga lang merong problema. Dahil nga dun sa tax minasang. Yung ini-expect kasi nila minasang yung before sila pumunta dito sa Japan, akala nila yung narinig nilang presyo na before sila pumunta dito sa Japan is yung yun mismo yung makukuha nila. Hindi nila iniisip na siguro nagulat siguro sila nung tanggapan na ng sahod, ba't ganun kalaki yung kinakalta sa kanila. Well, kasi natin yung ika-convert natin sa peso or sa pera nila dun sa Vietnam, mahal kasi yung yen, yung Japan. So, di ba? Kaya mahal isipin. Pero minasang natural lang yon. So, na-stress yung boss ko, bakit raw iniisipan raw kasi siya na niloloko niya. Yung tiningnan ko po niyan, noon pa to ha, matagal na to, na tiningnan ko po yung nila kasi mayroon pong nagsusumbong sa akin. Kevin, saan? Kuya Kevin, Kuya Kevin, yung mga, bakit ganito yung sahod ko? Well, tinuturo ko sa kanila. Nung tiningnan ko yung nila, yung resibo nung sahod every month, kinukumpara ko sa akin, well, iba yung mga presyo na binibayaran namin. Pero, yung mga pangalan, natural lang minasang na walang pagkakamali. Wala akong nakita na dinaya sila ng boss ko. Then, ako mismo kilala ko yung boss ko. Love ko yung boss ko kasi nararamdaman ko na love rin niya ako eh. Alam niya, walang special sa amin lahat. Pero, pag sa oras na may mangyari sa isa trabaho, siya mismo unang-unang magdadala sa hospital, magkikare sa'yo. So, yun yung trato ko sa boss ko. Well, iba yun. Then, wala akong nakitang pangluloko. So, in-explain ko sa kanila na ganyan talaga dito sa Japan. So, baka rin kasi, kaya ako sinishare yung video na to, baka rin kasi sa inyo, mangyari sa inyo yun, minasang. Ayaw ko yung, meron kasi akong nakita na meet na kapwa ko. sabi niya, niloko raw siya ng boss niya. Pero, hindi ko alam. Sabi rin niya na, Well, marami na to, hindi lang isang tao yung naano ko dito. Marami na to. Well, hindi ko alam 'yon kasi hindi ko naman boss yung boss niya. So, siguro baka isa lang rin 'yun siguro yung mga ganun, yung bayarin. Dahil sa bayarin, ini-expect niya yung narinig niya bago siya pumunta sa Japan na 'yun yung makukuha niya pagdating ng sahod. Now, marami tayong bayarin. Now, abot naman minasang sa insurance. Okay, so tapos na tayo sa tax. Kailangan natin magbayad ng tax. Pero pa sa tax, kailangan natin pumasok ng insurance. So minasang, ito tinanong ko sa boss ko kasi nakalimutan ko nga to. So, ito po minasang ay pag ikaw po ay lahat po, karamihan po dito sa Japan, pati po ako, papasok po tayo sa Shakai Hoken. Okay, Shakai Hoken. Hindi ko alam sa English yun, pero Shakai Hoken, tandaan mo kung kailangan mo to, kailangan mo i-memorize to pag ikaw ay papunta na dito. Okay, so Shakai Hoken. Yung Shakai Hoken minasang dalawang nakaset po yan sa dalawa na tinatawag nating Koseninken. Yan po yung savings. Sorry. Yung Koseninken po minasang savings po yan. Para sa akin po, nagbabayad ako ng savings ko, then matatanggap ko po yan pagdating ng 60 years old ko, 65 years old. Before siguro mag 60, matatanggap ko na. Yan po yung insurance na matatanggap ko. Kahit po hindi na ako magtatrabaho, meron na po akong pera matatanggap. Dahil po yan yung binayaran ko ngayon. Then the more na malaki yung babayaran mo, the more rin yung babalik sa'yo. So, para naman minasang sa inyo, mga trainee, student visa, nagbabayad kayo ng Koseninken, paano naman kami, hindi naman kami abot dito ng 60 years old. Minasang, pag-uwi nyo ng Pilipinas, matatanggap nyo to. Before kayo uwi ng Pilipinas, babalik sa inyo lahat to. Kaya, masakit man magbayad every month, pero balang araw pagdating ng yung reaping naman yan, yung oras na babalik na sa'yo yan, kakatuwa mo yun. So,
hindi ka magsisisi dito. So about naman sa Shakai Hoken, so 'di ba? Dalawang ano 'yan eh, nakahatiin sa dalawang ano yung Shakai Hoken. Kosininkin yung savings na kunikwento ko sa'yo. Kunikwento ko sa inyo. And Kenko Hoken, yung Kenko Hoken minasang napaka-importante yan. Kailangan natin yan kasi minasang yan yung ginagamit natin minasang pag oras na nagkakasakit tayo. Pag pumunta tayo ng hospital, kailangan natin ng magpa-check up, kailangan natin manghingi ng reseta para tayo ay gagaling. So, halip na magbabayad tayo ng 3,000 yen lang, magbayad tayo ng isang lapad dahil wala tayong Kenko Hoken. Kailangan natin yung minasang. Hindi pwedeng sabihin natin yung Filipino pride na never ako magkasakit. Tatlong year lang naman ako dito, titiisin ko na hindi ako magbabayad ng insurance. Minasang, kaninang umaga lang pagising ko, lumuluha na yung ilong ko. Lumuluha pa yung ilong. Well, sipon lang yon. So, ubo lang yun. Paano kung lalagnatin ka? Diba? Kailangan pumunta ng hospital. Manghingi ng reseta para inumin, para tayo gagaling. No? Diba? So, kailangan natin ng Hoken. So, meron kasi akong kakilala minasang. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng insurance, Hoken, kasi pag may mangyari sa akin sa trabaho, obligasyon ng boss ko yon. Usapan namin yon. O, sige. Agree naman ako doon kasi yung boss namin minasang, sa oras na may mangyari sa mga kasamahan ko, kahit sa akin noon, nung natumba ako dahil sobrang init minasang, siya yung unang-una mismo na nagtayo sa akin, nagdala sa akin sa hospital. Paano naman minasang kung oras ng hindi trabaho din may mangyari sa'yo? Then ito yun, Saturday night nag-inuman sila, kinabukasan holiday. Diba? Kinabukasan holiday. And naglasing. Ayun, ang dami nang nainom. And sa sobrang dami nang nainom, nung pauwi na, nadulas dun sa station mismo. Sa train station. Nabunggo yata yung siko niya sa bakal. Ang nangyari is, nagcrack yung bone raw. So, ang lock siguro ng pagkabunggo nun. At that night, sinakay siya ng ambulance. Dinala siya sa hospital. Kinabukasan, nagkaroon na siya ng malay. Sa oras na nabayaran, siningil sa kanya is 20 kalapad more. Okay? Wow! Laki nun! 20 kalapad more! Ngayon, hindi trabaho yun eh. Hindi oras ng trabaho yun eh. Anong mangyari? Hindi siya suportaan ng boss niya. Hindi obligasyon ng boss niya yun. So, kung meron siyang Hoken, minasang, siguro mapamura yon, 'di ba? Hindi 20 lang, siguro aabot lang ng 6 na lapad yung babayaran niya. Dahil meron siyang Hoken, syempre malay mo, susuportahan pa siya ng boss niya. Pero ngayon ang nangyari is kailangan niyang bayaran yon. Kaya nanghiram siya ng pera sa boss niya para pangbayad noon kasi kailangan bayaran ng cash. So, pagkatapos niyan dahil hindi niya kayang ibalik yung buong 20 kalapad plus sa boss niya na hiniram niya, yung nangyari is, niloan niya. Babayaran niya buwan-buwan. Kaya para na rin siyang nag-loan ng, nagbayad ng tax. So, kung umpisa pa lang nagbayad siya, hindi sana siya aabot sa ganon. Diba? So, importante yun, minasang. Kaya ako rin sinabi sa inyo, minasang. Kaya prepare kayo, minasang. Na pagdating niyo dito sa Japan, meron pa lang mga ganong bayarin. So, kahit ako minasang, naranasan ko na rin yung magreklamo. Ano ba to? Ang laki na ng kinaltas. Ako minasang, kung malaman nyo kung magkano yung binayad kong tax, yung Hoken na yan, insurance na yan. Ayoko na lang sabihin kasi, syempre, permanent ako dito. Iba yung price na natatanggap ko. Well, hindi ko sinabi to ha, para ipaalam sa inyo na kakalamang ako dito. Minasang, pareho lang tayo. Trainee ka, permanent ako. Pag permanent ako, minasang, akin lahat. Dito din naniniran ako dito sa Japan. Marami akong gastusin dito sa Japan. Maraming akong mga bayarin dito sa Japan. Kasi the more na lalaki yung sahod ko, the more rin yung tax na babayaran ko, yung mga Hoken-Hoken na insyo. Malaki yan. Kaya quits lang tayo, walang lamang sa atin. Tutuusin nga, mas nakikita ko pa yung mga kasamahan ko na trainee na nakapagpamasyal ikumpara ko sa sarili ko. Buti pa sila. Ako mismo nagsasabi na buti pa sila, nakakapagpamasyal sila. So, minasang, huwag niyong sabihin na permanent ka, mas masaya yung buhay mo, mas masarap yung buhay mo dyan sa Japan. No. Pareho lang tayo, minasang. Okay, so,
yung pinaka point ko minasing is para makapag-prepare kayo. Okay? Then sana lang meron kayo, nakakatulong yung video na to sa'yo. So, panoorin nyo. And if you like this video minasang, please hit that thumbs up button. And if you don't like this video, pag meron kayong sa tingin yung merong kulang, hit that unlike button, thumbs down button. Naiintindihan ko po yun. So, sana lang nakakatulong. So, naantok na po ako minasang. So, remember, God loves you.